bumuhos ang pakikiramay ng mga netizen sa bigla ang pagpanaw ng sikat na TikTokerist na nagngangalang Joyce Kulya noong Sabado, April 2, 2022. 24 na taong gulang si Joyce at isang registered nurse. Mayroon siyang 1.6 million followers sa kanyang TikTok account kung saan ay hinahangaan siya at kinagigiliwan ng kanyang mga tagahanga. Isinugod si Joyce sa ospital at inoperahan ngunit tuluyan ring na comatose. Ruptured brain aneurysm ang sinasabing dahilan ng biglaang pagkawala ng TikTok personality. Ang brain aneurysm ay ang pagnipis ng blood vessel at paglobo nito. Ayon sa isang neurologist, ito ay nabubuo sa paglipas ng panahon dulot ng stress sa blood vessels. Aniya, unti-unti iyon lumalaki para siyang lobo. Numinipis yung ugat so nagpo-form siya ng parang balloon. Iyon ang tinatawag nating aneurysm. Iyon ang pumuputok. Ang aneurysm umano ang biglaang pagdama ng pinakamasakit na headache. Samantala, nagkaroon pa ng ilang aktibidad ang mga tagahanga ni Joyce upang makatulong pinansyal sa dalaga. Kagaya na lamang ng Dance for a Cause, Live Selling for a Cause at iba pa. Ngunit kalaunan din ay di kinaya ng katawan ng dalaga at pumanaw na nga ito. Ipinagdiwang pa ni Joyce ang kanyang 24th birthday noon lamang March 14, 2022. Kung kaya ay marami ang nagulat sa kanyang biglaang pagpanaw. Bago pa man ang nasabing pagdala sa ospital sa TikTokerist, ay nakapag-upload pa umano ito ng video sa kanyang TikTok account, ngunit ilang araw lamang ay wala na itong malay at hindi na nalabanan pa ng katawan at tuluyan nang nawala ang dalaga. Nagpaabot naman ang pagkikiramay ang ilan sa mga netizens. Ani ng mga nagkomento, "I'm really sad. Rest in peace, Miss Joyce Kulya. Thank you for being a frontliner and at the same time an inspiration to everyone through your TikTok. Joyce, isa ka sa kaunahang finalo ko nung nagkaroon ako ng TikTok. Rest in peace, idol." Super nakakagulat po talaga ang mga pangyayari. Super bait ni Madam Nurse. Let's continue to pray for her soul. Matatandaan na isa rin sa kilalang artista na si Isabel Granada ang pumanaw dahil rin sa ruptured brain aneurysm.